Management Studies. Actually, wala sa choice ko, pero dahil TVL yung strand ko nung senior high, ito yung align sa course. Ito yung align na course na pwede kong i-take. Okay. Ano naman yung sa tingin yung mga benefits na makukuha nyo since graduating student na po kayo? Benefits? Marami. Depende na lang sa student kung paano nila i-take yung benefits na gumula dito sa school. Ano naman yung mga masasabi niyo sa mga incoming students, mga freshmen natin na nagbabalak na mag-HM? Hindi madali pero worth it sa dulo. Thank you. So good day po. Ano po yung name? My name is Janiel S. Osorio. Ano po yung course? Business Management, major in Marketing Management, and currently a fourth year student. Bakit niyo po pinili tong course na business management? Pinili ko tong course na to kasi it is very timely, especially in kahit before pa. So, kumbaga, when you're starting to learn business, you're starting to learn about the economy na rin. So, you're having that understanding na you have to put up into something na dapat magkakaroon ka talaga ng living. So, when it comes to business kasi lahat pwede mong pagkakitaan. It's up to you kung paano mo siya i-handle or hindi. So, that's the reason why I chose business management. However, my specialty or major is marketing management in which we use our specialty or techniques para mas mapaunlad ang negosyo. Yeah. Ano po yung magiging benefits na to? As I said earlier, business is very timely. So, kahit magmula noon hanggang in the future, kailangan mo ng negosyo or kailangan mong mapag-aralan ng negosyo. So, ang magiging advice ko, you have to at least invest into something na alam mong magbe-benefit ka in the end. Just like learning business. So, if you're a student and you're starting to plan on how or which course to choose, I suggest mag-business ka. If you're undecided, you can choose business. Kasi it is not really about learning math or anything. It is about being flexible enough to follow with the community or the economy rather. Yun. Thank you po. Thank you. Department of Teacher Education. Hello po. Ano pong name nila? Manu na lang. Bali, bakit niyo po pinili maging educator? Bakit niyo po pinili na i-take yung course na to? Actually, education yung pinili ko, but yung focus talaga kung bakit ko siya pinili is yung major ko. Nung entry ako dito sa SICAT, ay hindi align yung strand ko sa pinakagusto ko sana ng course, which is yung HM or BM. But may choice naman ako na pwede daw ako mag-educ and napili ko si BTV Tech kasi may major siya na food service and management. Okay. So ano naman po yung sa tingin yung mga benefits na makukuha ng mga incoming students natin na mga freshmen? Na ano po yung masasabi nyo sa kanila or ma-advise nyo sa kanila? Yung experience ba dito sa CVSU? Yes, pwede po. Siguro maganda talaga pumasok dito kasi napakadaming opportunities na makukuha nila. Lalong-lalo na sa industry kasi focus ng school natin is technical, diba? So yun. Thank you po. We are here at the Department of Engineering. Tara na! Ano po yung name niyo, kuya? Ako nga pala si Rashid B. Sebastian. Ano po yung course niyo? Ang kinukuha ko ngayong course ay BSE. Ano po yung reason kung bakit po ito yung course na kinuha niyo? Tinay ko yung BSE kasi ever since bata pa ako, gusto ko na maging engineer. Tsaka parang hindi man siya in the future. Ano po yung magiging benefit po nito?
para sa akin yung benefit ng pagiging EE or pag-graduate ay marami kang opportunity na makukuha pag nakagraduate ka sa course na to. Ano po yung magiging advice nyo for the upcoming students na kukuha na tong course na electrical engineering? Magiging advice ko ay mag-practice sila ng math since lagi itong ginagamit. Tapos yung mga circuit analysis. Ayun. Thank you po. Thank you po. Ako po si John Ryan de la Vega. So, yung sa kinuha nyo pong course, ano po yung makukuha nyong benefit dito? Benefit? Bali marami siya kasi yung ano na yung opportunity. Bali pag nakakuha ka ng degree dito sa SICAT, maaari kang, pwede ka na kagad mag-ibang bansa. Ganun. Parang ang magiging ano mo yung magiging advance ka na kagad. Bakit nyo po pala pinili tong course na to? Kasi kaya pinili ko rin itong course na to at simula 10 years old ako eh, laki na akong talyer. Bali, ito na yung pinakatrabaho ko talaga kaya nag-aaral na rin ako ng 4 na taon sa SICAT para kahit pa paano naman yung mga tanong ko. Ano po yung mga magiging advice nyo para doon po sa mga upcoming na kukuha na itong course na itong automotive? Sa pag-aaral naman medyo mahirap talaga eh. Pero kung gugustuhin mo talaga yung ginagawa mo katulad niyang pag-automotive, pagpuporsigihin mo talaga makatapos ka. Thank you po. Mechanical technology. Hi, good afternoon. Ano po name nila in course? Ako po si Calvin A. Albincula from PSIT MEC 101. So, bakit mo napili itong course na to pala? So, sa course na to is last choice ko talaga to, course na to. And my first choice is architecture. So, hindi ako nakapasok sa Indang. So, nag-reapplication ako dito sa SICAT for taking this mechanical technology. Okay. So, ano naman yung may advice mo for incoming students na gustong mag-take or possibly na i-take tong course na to? So, ang advice ko lang sa mga magte-take ng mechanical technology is kailangan handa kayo sa mga mabibigat na gawain kasi more on to sa mga bakal and sa pagtorno. And dapat may ability ka to enhance yourself to create this one. Like round what bar. What do you call this one? Okay. Round bar po. So, ito-tornoin po namin ito and isi-shape namin as a lesson and to make it better. Thank you so much. Product po namin. Thank you. Thank you. Department of Computer Science. Hello po ate, ano pong pangalan niyo po? Harian Tamia po. Yeah. Ano po, hello po ate, ano po yung dahilan bakit po kayo nag-infotech po? Ayun, pinagpatuloy ko lang yung knowledge ko since grade 7. Kasi from grade 7, nagko-computer related topics na ako, subjects yan. Tapos sabi ko sayang naman kung hindi ko siya ipagpapatuloy. So yun na lang din po. Ano, isang question pa po, ano po yung benefits na makukuha nyo kung bakit po kayo nag-IT po? Kasi tinake ko siya kasi in demand, tapos kahit any related trabaho, okay siya, makakapasok ka agad, gano'n. Hindi siya basta kailangan related sa ganitong trabaho yun. Sa last question naman po, ano po yung advice na pwede nyo pong mabigay para po sa mga freshmen na kukuha po ng course na Infotech po? Ayun, medyo mahirap siya pero okay din kung mag-take kasi ngayon in demand, tapos marami siyang benefit, ganyan. Tapos kung hindi man siya related sa course na tinatake mo for high school, okay lang kasi masisimulan pa rin naman siya since first year. So yan. Thank you po ate. Thank you po.
Cavite State University's Sikat Campus aims to produce productive graduates, professionals, and experts marked by global excellence and moral uprightness through offering various courses or programs relevant to the needs of clients for global competitiveness. Upgrade the qualification and competencies of the teaching and non-teaching personnel for quality service. Improve facilities relevant for effective and efficient education and training. Engage in research and extension projects or activities that will lead to instruction and community improvement. Strengthen linkages with local and international agencies for instruction, research, development, and production.